Hello po mga kababayan, update ko lang po kayo ng disqualification case ni Bongbong Marcos. Ito po ngayon ang sabi ng mga abogado, suntok sa buwan daw po. So tama yung mga analysis po natin, and it's based on the, mismong desisyon sa kaso. Sabi nga ng iba, tagal na ito, and may 5 years ko pala. Mamaya eh, nandito siya sa balita ngayon. So, tagal na to, mga kababayan. And tama yung sabi ni Attorney Larry Gadon. Kuan ito, walang kakwinta-kwinta. Itong kasong ito, ang naniniwala lang dito mga kababayan, siyempre yung kalaban. In fact, nakita natin yung akbayan, yung grupong akbayan, nag-protest kagad, ang gaganda ng mga tarpoli na pinagawa. Bongbong Marcos, tax evader, disqualify Bongbong. Ito ngayon mga kababayan yung sabi rito sa postscript ni Federico Pascual Jr. Based siguro mga kababayan sa kanyang pakikipag-usap sa mga abogado. I-share ko din po sa inyo. Iramin ko muna ha, Mr. Pascual, para yung mga BBN po ay hindi nag-alala. Ganun pala niya ang reading ng mga abogado. The petition filed, sabi dito, bid to disqualify, BBM won't prosper. Hindi man po yan magtatagumpay. That is from the standpoint ng mga batikang abogado. The petition filed Tuesday by civic leaders to disqualify Ferdinand Bongbong Marcos Jr. from running for president in the 2022 national elections will not prosper, sabi po dito. It might even cast the late dictator's son as an underdog, which could favor him. Yeah, sabi ko sa inyo. Tirahin lang ninyo si Bongbong. You are actually promoting Bongbong. Pagawa kayo ng tarpaulin attacking Bongbong and accusing him as tax evader, hindi man maniniwala sa inyo. Based sa desisyon ng husgado, hindi man po siya tax evader, nag-fade lang siya to file the ITR. Ganun po. You see? This was the consensus of election lawyers whose opinion were sought yesterday on the bid filed with the Commission on Election to disqualify him. One lawyer described the move as suntok sa buwan. Sabi ka sa inyo. While another said, malabo yan. Ang nagsasabi man po lang na malakas yung kaso, si Karpa. Siyempre. Full-blooded dilawan po yun. Lahat gagawin nila, mga kababayan, para paniwalain. Mga sinungaling yan eh. Pag sabi ko sa inyo, pag dilawan po, sinungaling. The petitioners asked the COMELEC to deny due course to Marcos certificate of candidacy or to cancel it if already issued on the ground that he made a false declaration in his COC where he claimed to be eligible to be a candidate. Siyempre, alangan mo naman ako ang kandidato, nag-file ako, tapos sasabi, disqualified po ako. Kung disqualified ako, well, not file. Magsasayang ba ako ng panahon? And Bongbong Marcos has filed certificate of candidacy previously. And sabi ko nga sa inyo, tumakbo siyang senador, tumakbo siyang vice president. Wala man disqualification case. Malinaw na po na
Gusto lang nilang gawin ito as a tool for propaganda, black propaganda. Ang kala nila, masisira. Hindi na po ninyo masisiraan si ano. Kasi yung paninira ninyo po, na-discovery ng mga tao, ng mamamayang Filipino, lahat lang niya. Kwento? Hindi man ninyo napatunayan? O dito nga, naipakulong si Bongbong Marcos dito. May na yung kaso ninyo. The petitioners claim that Marcos is not eligible to run for any public office as he is. They said, sa inyo, ang pwedeng tumakbo sa ano, yung nakakulong si Dilayla. Wala kayong question doon. Yung nasa labas, gusto ninyong i-disqualify. Yung nasa loob, eligible. Hindi kayo mga gunggong. Pagka aliado ninyo, basta't hindi Marcos pwede, hirap. Hindi man ninyo dinisqualify, convicted yun. Blunder pa. Ayan na yan talaga kayo. Ano yan? Kaya walang maniwala sa inyo eh. One of the election lawyers we consulted, sabi po ni Mr. Pascual, pointed out, however, that Section 12 of the Omnibus Election Code says that disqualification based on such conviction is lifted after 5 years from the serving of the sentence. So ito yung sinasabi natin. Lifted na po eh. Kaya nga po yung kampo ni BBM, relax. Relax lang po. Ang masyadong ano, kidit. Ano ba yung Tagalog ng kidit? Sa amin dito, kidit eh. Kalimutan ko na yung masyadong ano, masyadong yung reverse ng hindi relax, ayun ang kidit. Ito pong mga dilawan, alam kasi ninyo, hindi kayo mananalo sa election, ano? Alam kasi ninyo, based sa cervix, pag sama-samahin pa yung boto na nakuha ninyo, hindi pa mga lahati doon sa boto, mga kababayan, sa street surveys kay Bongbong Marcos. Wala eh. Ang maganda niyan, kayong mga oposto di Marcoses, bigti na lang kayo. Baka matuwa pa yung mga mamamayang Filipino. Pag alimbawa na bigti na kayo, pwede na kang ilibing doon sa ano, katabi ng dating Pangulong Marcos, libingan ng mga bayani. At hindi ka niya, Mr. Maradillas, mangantya. Eh, gusto niya ipahukay, di sila pumalit. Di ba? Hukayin. Hukayin. Gusto niya ipahukay kasi Marcos is not the hero. O di kayo yung hero. Sige, ipalibing namin kayo doon. Kaya na ninyo. Pwede ba? Para kayong pumalit doon. He expressed doubts the records of the 1995 case will still available. His remark reminded us of the disappearance of crucial evidence in some ill-gotten wealth cases prosecuted by the Commission on Presidential Commission on Good Government against De Marcos Ears. Ay, ibang kaso na ito yung nawala. Awala man silang nakuha kasi pong ebidensya. Nanakaw, wala. Yung mga sinabmit kaya dinismiss yun, it was reported by the mainstream media, yung mga ill-gotten.
yung mga hawak nila, mga photocopy. Hindi niya ito. Inadmissible. Wala man na daw. Patunay talaga. Di ba? The petitioners were identified in news reports as father, sabi ko na. Sabi ko sa inyo, ang nasa likod ng lahat ng ito, kahit yung dating Pangulong Marcos, yung auster, damasok. Si Cardinal Sin, yun ang nasa likod. Sabi ko, itong mga dilawan, they are just instruments, fronts lang po. Pero nasa likod talaga ng kaguluhan dito po sa ating bayan, sa politika, si Damasok. Ang mga petitioners to disqualify Bongbong Marcos, Father Christian Bonafé of the task force detainees. Sino pa? Ito yung mga kanila, Kampon, Fide Slim of the prison group, kapatid, the same group. Whose husband Vicente Ladlad is identified as a martial law victim. Maria Edelisa Hernandez of the medical action group. Ay, alam na. Celia Lagman Sevilla of the families of victims of involuntary disappearance. Roland Vival of the Philippines Alliance of Human Rights. And Josephine Lascano of the Balay Rehabilitation Center. Anong gantong nito? Siguro itong, siguradong itong damasong ito. Mabig ko sa inyo, mga kababayan. They were represented by Chidorte, a human rights lawyer, who was once a Supreme Court spokesperson. The petitioners recalled that Quezon City Regional Trial Court The Quezon City Regional Trial Court convicted Marcos in 1995 for not paying income taxes, failing to file his income tax returns. Alam na ninyo ito. When he was vice governor and then governor of Ilocos Norte, he was sentenced to serve prison terms for each of the offenses. In one offense, he was meted 3 years for failure to pay income tax in 1985. But in 1997, however, the Court of Appeals Special Third Division acquitted Marcos. Ano ang problema ninyo? Of all charges. You see? Of non-payment of income taxes, but affirmed his guilt of failing to file ITRs. Ayun man lang po. Na-acquit siya sa hindi pagbayad ng buwis. In other words, yun ang sinasabing tax evasion. Acquitted siya. In-affirm po yung pagkakasala niya for failure to file the ITRs. O yun ba? Malinaw. The CA removed prison time for the conviction and imposed only 30,000 fine with surcharge. Kaya naging 60,000 yata to. Be, sabi ko sa inyo. Yung napakaliit na issue again sa BBM, ginawa ninyong bundok, pinalaki ninyong pinalaki. Kayo man lang ang nagpalaki niyan. Diba? Para may issue kayo, may gamitin kayong issue to smear Bongbong Marcos. O, booking kayo kaagad. You see? Kaya pala sinabi ni Attorney Joey sa interview ko, may remedyan niya. O, pati yon kahit kalaban yun.
Wong magaling yan. Oh, may remedy. Siguro, aware siya noon. Aware siya dito. Pero siyempre, hindi man niya. hindi man, sabi ni Anthony Joy, hindi man niya ako yung ano, abogado. Yun din na nakikita mga kababayan nitong mga abogado. Kaya sabi nila, suntok sa buwan niya yan. Wala. You see, under the Comelec Rule 23, a COC can be cancelled if any material representations contained therein is required by law is false. Ano man doon ang false? Siyempre, may decision ng Rosgado, kung ako si Bongbong, sasabihin ko doon sa katanungan sa ano sa COC na ako qualified. Kasi yun. And, you know, mga kababayan, before ba yun final ni Bongbong? In fact, usually dito sa amin, limbawa si Congressman, pag nagpi-fill up niyan, abogado na. Pipirma lang naman. Si Congressman, si Attorney, yun, pupunta siya doon for personal filing. But all the details, nag-ayos yan, abogado, si Bongbong pa na presidential candidate. Lahat yan, true lawyer yan. Papunta siya doon as a requirement na i-file niya. Personally, yun na lang. Pero yung nag-fill up, nag-accomplish ng lahat na sa COC requirements, abogado na yan lang. Hindi na kasi effective yung mga Marcos magnanakaw. Hindi na kasi effective yung never again ninyo. Martial law, diktador. Hindi na effective yun. So naghanap kayo ngayon ng ibang magagamit na isyo. Tax evasion naman ngayon. O ngayon, pumutok agad. Bukya. The petitioner said that when Marcos declared in his COC that he was eligible to run, although he was not, kayo lang naman yung examining, hindi. Galit kasi kayo eh. Kayo lang naman. Yung Comelec ba, nagsabing hindi kanya eligible, kaya hindi namin tatanggapin. Di man yun pwedeng gawin ng ano. Supreme Court ba kayo? Question na ba ninyo sa Supreme Court? Of course, hindi ninyo pwedeng questionin kasi it should be first on before the commission. may procedure muna. Di ba? Sa inyo, mali nga ang pagkakuan dito eh. Dapat may alleged dito. Mga kalyado ito kasi. Although he was not COC, he was eligible to run, although he was not because of his prior conviction. He made a misrepresentation that should disqualify him. Yun ang nag-aligasyon ninyo. Then, prove it. Diba? Prove it. They said that Marcos also made a misrepresentation when he ticked the no box in the COC that asked if he has ever been found liable for any offense which carries the accessory penalty of perpetual disqualification from office. Anong perpetual sinasabi ninyo? Again, belief ninyo yun. Di ba? Inallow na siya previously inallow siya ng Comelec. Sabi ko nga, kumandidato na siya for senator,
Natapos yung term, kumandidato pa na Vice President. Na disgrasya lang ng Salamangka. Wala mang disqualification. Oh, ngayon, kasi nakikita ninyo na matatalo kayo kung magka-eleksyon, kulelat kayo, disqualification ngayon ang final ninyo para gamitin ninyong propaganda para ma-discourage yung mga tao na kahit pa ma-disqualify ito, ha? Ito tandaan ninyo mga dilaw. Kahit pa ma-disqualify, hindi maging kandidato for presidency Bongbong Marcos. Hindi ninyo masisway ang boto in favor sa inyong kandidatong dilaw. Hindi ninyo masisway. Halimbawa pa, ma-disqualify si Bongbong. Ay, kung ano lang yun. Pero malayo. Allowed naman siya na mag-substitute o si Aimee ang tumakbo. Talo pa rin kayo. Sigurado yan. Yung boto kay Bongbong Marcos na landslide, it will be, you know, counted. Kay Aimee Marcos, o disqualify naman ninyo si, ano, si Aimee Marcos naman as a candidate. Anong iya kayo? Pero suntok sa buwan, sabi ng mga abogado. Kahit nga siya to ni Joey, to my belief niya, matutuloy pa rin yung ano. Hindi makakancel. Well, sabi ito ni Joey. Kung ako nga, hindi ko na yung gagawin kasi sabi niya ito ni Joey, lalo niyang siyempre, yung underdog, pag binabanatan mo, inaapin mo yung tao, yun ang kultura ng mga Filipino eh. Ah, sige, apihin lang ninyo apihin, ta, lalong masiro kayo niyan. Diba? Araw-araw, oh, nakalibri na ng publicity si Bongbong Marcos, lagi siyang na-headlines. Oh. Mainstream in social media. Kaya yung topic, kayo ngayon, nalunod na kayo. Hindi ka na kayo pinag-uusapan. Yung mga kandidato ninyo, inggit kasi kayo eh. O, di ba? They said that the amendment provided that if the offender is a public official, he shall be perpetually disqualified from holding office, any public office. Huwag na. Ngayon, ito galing ito sa ano, The Manila Times. Basahin ko pa sa inyo. November 4, Manila Times. Case versus Marcos has no basis, sabi po ng isang COMELEC executive. Updated 12:14 a.m. November 4, sabi rito. An official of the Commission on Elections on Wednesday said there was no basis to disqualify former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. BBM from the presidential race. O, kita ninyo. COMELEC spokesman James Jimenez said the disqualification case filed against Marcos has no clear basis. Kahit nga yung COMELEC nang tingnan nila. Iniman na niya malinaw. Iniman malinaw. You see? COMELEC na ngayon ang nagsasabi. Hindi malinawan niya yung base ng disqualification. He explained that in order to be disqualified, a candidate must have been convicted of a crime constituting moral turpitude or an offense with at least an 18-month jail term. Para, hindi man nakulong si Bongbong Marcos. Pinamulta na lang. O, ano ngayon ang basis ninyo? Di ba bukya kayo? Jimenez said Marcos' case did not meet the criteria. Ha? Saka, talaga
talagang walang kakwinta-kwinta yun. Ginamit lang itong si Karpa, mga kababayan, ng mga dilawan para isipin ng mga tao. Kasi former justice, senior ano, justice ng Supreme Court, siyempre, may weight yung kanyang sasabihin. Diba? So, ginamit siya. I-float mo niya ito. Then, kami na niyang bala. May tao na rin tayo. Yung Damaso, may tao na rin tayo na magpa-file. Tapos, birahin natin left and right through the mainstream media na kampi sa atin. Para yung mga tao niya mataranta, tapos isipin ng mga tao na sayangan niya ko na, no? Dito na lang tayo, sayang kung bubuto tayo kay Bongbong Marcos. Disqualified na niya pala. Para sa next survey, makita natin na ay bumagsak sa ano sa survey si kasi kung tumalab yung black propaganda na eh yung mga karatula Bongbong Marcos tax evader, oh, that's a pure propaganda ng akbayan. Ang objective nun para lasonin yung isipan ng mga tao, especially yung young voters po. Pero mga dati nang ano, kilala yung mga Marcoses, mga matatandang botante, hindi na nila yun. Ang target nila, yung mga young voters, to discourage them from supporting Bongbong Marcos. Kasi based sa survey, kahit yung mga bata pa, BBM na. So sabi dito, right now, it does not, because the Supreme Court said, it does not. So right now, there is no clear case for disqualification, sabi po ni Jimenez. Sabi ko sa inyo. Lahat lang ito, mga kababayan, ano, propaganda. By the way, dali lang po, may parinig ako sa inyo. Para yung mga supporters ni dali lang po. Ito yata. Yeah. Yung statement dito ni Bongbong Marcos. Dali lang po. Si Bongbong Marcos po siya. May kaso na kasi may isang kaso daw na, hindi na gina. Interview po ito kay Bongbong Marcos sa isang local radio station yata to sa Palawan. Iramin ko muna yung boses lang naman. Ay, sili ko na. Hindi ko na. Pasasagutin na lang namin ito pagdating. Pero, hindi na. Siguro kasama na rin dyan sa politika, yung politika lalo ng iyo aming mga kalaban, ay imbis na humarap sa election, kasi siguro matapos sila sa numero, Takot sa numero daw, nakikita din doon, laging lampaso sila. Hindi yung pwedeng dayain po. Actual survey, nakakamera, tinatanong yung mga tao isa-isa, paano mo yung dadayain? Tapos babaldisan, pak! Pag pinakita, pak! Landslide. Kahit sa ang province, kahit sa ang lugar po, kahit nga doon sa Batangas kung saan pumunta si, ano, si Manny Pacquiao nang namigay ng 1,000, talo pa rin si Manny. Hindi umubra yung 1,000 ni Manny. Unfortunately, naging kasama na rin yan sa ginagawa ng mga politiko ngayon. Maalala
ninyo, patak yung takbo ni Duterte, ganun din ang nangyari. Sinusubukan din siya i-disqualify, so hindi nila tayo sa eleksyon. Parang ganun din ang pangalamdag ko, na ganun din ang ginang mga sa akin. Pero, hindi, para sa akin, ang tingin ko siguro, hindi unexpected yan. Alam naman natin na gagawin ang lahat para pigilan ang kalaban na pasaklat. Lalo-lalo na sa politika, ay isa na siguro yan. Pero hindi ako natatanong, hindi ako atras, hindi ako mag-withdraw, patuloy na sa aking gagawin. Hindi ako mag-slide down. Okay. Klarado na. Hindi daw siya atras. Patuloy lang siya. Hindi din siya mag-slide down. Kayo mga nagtatandim-tandim, sasabihin na Inday BBM, gayon, maniniwala doon. Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari. Kaya nga si BBM nag-scout po ng magiging vice president niya. So, kung siya may possibility to slide, di sana hindi siya mag-scout noon. Ngayon, categorical na yung statement niya. Hindi siya atras, patuloy yung kanyang kandidatura, at hindi din siya mag-slide down. Maraming salamat po dito sa video interview ng isang local radio station yata ito sa Palawan. Yun lang po mga kababayan ang gusto kong i-update sa inyo. Hindi ko na, sabi ko, hindi ko na pwedeng ipagbukas ito. Dami kasing nagme-message sa atin asking me of the latest. So ito po yung latest mga kababayan. By the way, gusto ko uli na i-plug sa inyo para po siguro in the coming days baka magkaroon tayo ng problema sa account natin sa FB. I encourage you na magpasiguro. Gawa kayo ng backup account sa MeWe. Ang MeWe, MeWe. MeWe. Ayan. Me as in me. MeWe. I-download lang po ninyo. Ang dali lang naman, buksan yung magbukas ng account. Ako nga, less than 5 minutes kahit hindi pa ako, hindi masyado akong tech savvy. Di ba? So, gawin po na ninyo ngayon. Huwag na ninyong ipagbukas pa kasi hindi natin alam in the future maka ma-disconnect po tayo. Di ba? May nag-message sa akin kanina, sabi niya, hindi man niya yata totoo na baka mawala. Buti na yun. Di ba? Buti nang pasiguro po tayo. What if sa susunod po, biglang nagkaroon ng hindi ka na makalag-in. Kaya ngayon nga, hindi ako iwan ko, biglang nalag-out ako. Iwan ko, napindot ko dito lang sa isang cellphone ko. Hindi na ako makalag-in. Pakuhan ko na, patulong lang ako. Tapos, later on, pag maglalag-in ka, kailangan na niyang tuklaw ID. Hindi yan, malayo po. Tapos you become disconnected to your friends, to your clients, to your families. Yan na, lalo kung nasa abroad yung mga mahal sa buhay. Pasiguro po tayo at maraming salamat po pala kasi doon sa MeWe natin, close to 500 na po yung mga new friends natin. Ayos. Everyday po, nag-accept ako ng mga friends. So, abang marami pa na maluwang pa yung, hindi ko alam kung may limit din tulad ng Facebook, 5,000 lang. So, I encourage you na, pag nag-open po kayo, gusto ninyo ako maging friend, i-invite ninyo ako as friend, automatic po, i-accept ko po kayo abang maluwang pa.
Kasi pag, halimbawa, umabot na tayo sa limit, tulad ng Facebook, 1,000 ang naka-pending ko. Kung may siguro na iinis sa akin, pa isa-isa, ayaw ko na niya. Talaga niyang si Mr. Marabillas, hindi natin makumbinsi. May mga friends kasi po ako, siyempre, mga dilawan. Dami pa nga, no? Dami pa akong mga FB friends na dilawan. Siguro nasasaktan sila. I-unfriend ko na niya. I-unfriend na ninyo. Para yung mga pending request sa akin na more than 1,000 pending request, ma-accept ko na rin. Huwag na tayo mag-plastika. May nagkuhan nga sa akin dito, may nag-share ng ito niya yung chance na natin na kasi Bicolano ako, Bicolano siya. Sabi ko, siguro kung ibang pangalan, baka bumoto ako. Pero kung si... Allergic po ako sa mga sa mga dilawan po, allergic ako. It, kung siguro ibang pangalan, kahit dilawan siguro, ibang pangalan, medyo may ayaw ko na. Hindi, basta. Magsalita siya, di mo man maintindihan. Alam kong puppet lang. Wag na. Di ba? I am a Bicolano. Of course, alam ko yon, Bicolano ako. But at the same time, I am a Filipino. Dapat ganon. Hindi yung parokyal yung ating pag-iisip. Pero kayo, kung gusto nyo. But me, I'll not compromise. And I'll not, you know, di natin ayaan na ang Pilipinas po ay. Alam na natin kung ano yung nangyari sa kamay ng mga dilawan pagkatapos. Ayaan natin to make over yung mga dilawan. Huwag na. Mag-pink pa kayo. Ano pang kulay ninyo? Tama? So ganon, mga kababayan, maraming maraming salamat. Bye-bye po. God bless.